Hello, this is Mike and welcome back to my YouTube channel. Sa episode nito, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng whiteboard sa Google Meet. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong tutorials tulad nito. At huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong video na ito. Ayan, so sa mga gumagamit po ng Google Meet at gusto nyo pong gumamit ng whiteboard habang kayo ay nagdi-discuss sa inyong mga estudyante or nagpe-present sa inyong mga ka-meeting, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Jamboard as whiteboard dito po sa ating Google Meet. Tara, simulan na natin. Ang Jamboard ay isang web-based application na developed by Google. Okay, so paano natin ito gagamitin sa Google Meet? So una, mag-open muna tayo ng Google Meet. Ayan, so nakapag-create na ako ng meeting. So halimbawa, gusto po nating mag-present or mag-share sa ating mga estudyante or sa ating mga ka-meeting ng isang whiteboard. So gagamitin natin yung Google Jamboard as whiteboard dito po sa ating Google Meet. So paano po yun? So mag-open po tayo ng isang tab dito po sa ating Google Chrome. At i-type po natin yung jamboard.google.com. Ayan. So, ito na po yung initial interface ng ating Jamboard. So, wala pa po itong laman dahil hindi pa tayo nakapag-create ng ating Jamboard. Okay. So, balik na tayo doon sa ating Google Meet. Ayan. So, ipipresent na po natin or isi-share na po natin yung screen po ng ating Jamboard sa ating mga participants or sa ating mga ka-meeting. So, pumunta po tayo doon sa Present Now. And then, ang pipiliin po natin dito, dahil po ang Jamboard ay isang web-based application ni Google, ang pipiliin po natin is a Chrome tab. Ayan. And then, kung napapansin nyo po, nandito na po yung tab ng ating Meet, tab ng ating Jamboard. So, dalawa po yung nakikita nyo dito dahil dalawa po yung Jamboard na naka-open. So, i-close ko lang po itong isa. Ayan. Okay, so click or i-select po natin yung Jamboard na tab dito sa ating selection. And then, click po natin itong share. Ayan, so napapansin nyo po, naka-share na po itong Jamboard natin sa ating mga participants or sa mga member po ng ating Google Meet. So, ito na po yung nakikita nila. At mapapansin nyo din po dito sa taas, nakalagay po dito, sharing this tab to a Meet. Ayan. So, ito na po yung nakikita ng mga ka-meeting natin. So, pwedeng-pwede na po tayo mag-present gamit itong Jamboard na to. At ito yung magsiserve as ating whiteboard. Okay, so, nakashare na po ito sa kanila. Ito na po yung nakikita nila. Ang susunod naman po natin gagawin ngayon is ituturo ko kung paano gamitin itong Jamboard. Okay, so, para makapag-create po tayo ng bagong board dito po sa ating Jamboard, click po natin yung plus or add sign dito sa bandang baba. Ayan. So, nakapag-create na po tayo ng isang Jamboard. And then, papansin nyo po na napaka-simple po ng kanyang interface. Napaka-friendly user. Ang daling gamitin po. So, dito po sa may bandang left side, nandito po yung mga tools po ng ating Jamboard. So, nandyan yung pen or yung marker, eraser, select tool, sticky note, add image, yung circle or yung mga images ay yung mga shapes po natin, yung text box, dito po tayo mag-add ng text, and then the last one is laser. So isa-isahin po natin. Okay, so dito po sa may pen, ayan, so pag kinlik po natin yan, makikita po natin, ayan, yung may arrow icon. Pag kinlik po natin yan, makikita po natin yung iba't ibang klase ng pen. So merong pen, marker, highlighter, and brush. So dito naman po sa baba, ito po yung mga kulay ng ating mga pen marker. Okay? So halimbawa po, pinili po natin itong marker and then select po natin yung color blue. And then pag nagsulat po tayo dito, ito po yung kanyang output. So of course, pag gumamit po tayo ng pen, mas manipis po yung stroke ng ating pen. Okay? So yan po yung marker. Ayan. So ganyan po gamitin yung mga pen po natin dito. Ayan. Okay. So next,
Next tool is erase. Yan. Dito sa erase tool natin, of course, kung saan po natin itatapat itong erase tool na to, mabubura po yung ating sinulat. Ayan, halimbawa itong ginagawa ko ngayon. Ayan. So, napakasimple, napakadaling gamitin po nitong ating Jamboard. Okay, next. Ito naman yung select tool. So, pag sinelect po natin ito, or ito po yung ginamit natin, actually, hindi pa po natin ito magagamit sa ngayon dahil wala pa po tayong object or item na imu-move. So, hindi po niya maseselect itong sinulat natin gamit ang marker. So, magagamit natin itong select tool pag nag-add na po tayo ng sticky note, image, yung mga shapes natin, at text. So, proceed na po tayo doon sa sticky note. So, click po natin itong sticky note. Ayan. Papansin niyo po, ito po yung ating sticky note. Ang kulay yellow po yung default color po niya. Pwede po natin yung palitan. Nandito po sa taas po yung kanyang kulay. So, may green, blue, pink, orange, and then yung none or yung clear, yung white lang po siya. So, gagamitin ko po yung default na yellow. So, type po tayo ng kahit anong text dito. Ano, napakaganda pong gamitin ito. Habang nagtuturo po tayo, nagdi-discuss po tayo sa ating mga estudyante. Okay, so halimbawa na lang po, type po na lang po yung sticky note. Ayan. And then, pag okay na po tayo dyan sa text na nilagay natin sa ating sticky note, click lang po natin yung save. Ayan. So, napapansin nyo po dito sa may bandang background po, itong sa likod po, may nakalagay na po dyan ng isang sticky note. So, cancel ko na po ito. Ayan. So, ayan. So, ito po yung ginawa natin na sticky note. So, dito na po natin magagamit yung select dahil imu-move natin siya. Click natin din, imu-move natin dito na part. Ayan. So, dito po sa may ating select tool, once nag-click po tayo ng isang object or item po dito sa ating Jamboard, may mapapansin po kayo na magkakaroon siya ng parang transformation icon dyan or yung transformation line dito po sa ating item. Okay, so dito po sa may bandang taas, may mapapansin po kayo dyan na tatlong dot or yung parang more option. Pag kinlik po natin yan, ayan, mapapansin nyo po na meron pong edit, duplicate, and delete. Sa edit po, pag click po natin yan, pwede po natin i-edit yung text na inilagay natin dyan. And then, doon naman po sa may duplicate, ayan, duduplicate niya po yung ating object or yung itong ating sticky note. Ayan. And then, the last one is delete. So, pag dinelete po natin yan, ayan, mabubura po siya. Next. So, dito naman po sa may bandang left side natin, upper left side, meron po tayong makikita dyan na icon na may arrow, no? So, ang ibig po sabihin yan, ito po yung gagamitin natin para po ma-rotate po itong ating object. So, pag click ko po, pwede po natin i-rotate counterclockwise, pwede naman po natin i-rotate clockwise. So, yun po yung gamit ng ating rotation dyan. And then, dito po sa may bandang baba, dito sa may lower right and left side natin, ito po yung pag-click po natin, pwede po natin i-resize yung ating object. Ayan. Okay. Next. Okay na po tayo sa sticky note. Next naman po is yung add image. So, dito po sa add image, pag kinlik po natin yan, pwede po tayong mag-add ng image po dito sa ating Jamboard. Okay, so, may mga iba't ibang way para po makapag-add tayo ng image. Pwede po tayong mag-select sa ating computer, yung mga nakasave po offline sa ating computer. Pwede naman po tayong gumamit ng Google Image Search. Yan, pwede po tayong mag-search ng image mula internet, galing kay Google. Pwede rin po yung mga images po natin galing sa ating drive, sa ating Google Drive. At pwede rin naman yung mga photos po natin na naka-save din po dito po sa ating Google account. Ayan. So, kukuha po tayo ng image galing po sa aking computer drive. Ayan. Offline po. So, click ko lang po itong select new files from your device or pwede naman po nating i-drop, no, and drag or i-drag and drop yung ating image dito sa portion na ito. So, halimbawa po, mag-open po ako ng image. Ayan. So, sample ko po itong image na ito. Punta po ako dito sa ating Google Chrome and then i-drag ko po and i-drop ko po yung image na ito dito po. Pwede nyo rin pong pindutin yung select image from the computer. Ayan. So, ito na po yung ating image na in-add. So, papasin nyo po. Pag kinik ko po ito, na-enable yung ating select tool. Ayan. Pwede po natin itong i-move.
Ayan, pwede po natin itong i-resize. At pwede po natin itong i-rotate. Ayan. Okay, dito naman po sa may or more options, ganun din po, no? Pwede po natin i-duplicate yung ating image. Ayan, pwede po natin i-remove or i-delete. At pwede po natin ayusin yung fine ordering. So, diba po, nakapatong po ito. Ayan. Sa ordering, pwede po natin itong i-send backward or send to back. Ayan, ganun din po itong isa nating image. Pag nasa ilalim po siya, pwede po natin i-click to. And then yung ordering po niya, pwede pong bring to front, bring forward, or send backward, or send back. Ayan. Okay. So, delete ko lang po itong ating isang image. Ayan. So, ito na po yung ating add image na tool. Okay. So, next naman po, itong ating circle, or ito yung shape tool natin. So, pag kinlik ko po yung arrow dito, may mga iba't ibang shape po tayong makikita, no? May circle, may square, triangle. Halimbawa po, gagamitin po natin itong square sa ating jump board. So, click ko lang po yung square and then punta ako dito, click and drag. Ayan, so makakapag-create na po tayo ng square na shape. Okay. So, kung napapansin nyo po, itong ating shape po dito, pwede po natin itong i-customize. Pwede po natin palitan yung kulay at palitan po yung kanyang outline. So, pupunta po tayo doon sa may bandang taas. Ito po siya. Doon sa border color, pwede po natin palitan yung kanyang border color. Ayan, blue, green, yellow. Ayan. And then, pwede rin po natin palitan yung kanyang fill color, no? Yung kulay ng ating shape dito. Okay, so let's say kulay blue. Ayan. Kulay green. Ayan. Kulay yellow. Okay, so ganun po siya. Okay, so ito po yung ating shape. Ayan. Okay, so next. Ito po yung ating text box. Okay. So, pag kinlik po natin yan. Ayan. Ayan. So, pwede po tayong mag-type ng ating text. Okay, so halimbawa po. Okay, so dito naman po sa ating text box, pwede rin po natin i-customize itong ating text. Okay, pumunta po tayo dito sa may bandang taas. Pwede po tayong mamili ng ating size ng ating font. Pwede pong mas malaki yung display, yung tinatawag, ayan. Pwede pong title, subtitle, and then normal, and then yung caption. So, lima po, ayan, subtitle lang pipiliin ko. Ilalagay ko po siya dito, ayan. And then, dito naman po sa may kanyang font color. So, pwede pong black, blue, ayan, green, yellow, and red. So, bahala na po kayo kung ano pong gusto nyo gamitin dyan, no? Okay. And then, the last one, dito po sa ating text box is yung alignment po. Ayan, pwede pong left align, center align, and then right align. Okay. So, yun po yung ating text box. Ayan, so, napapansin nyo na po, nakapag-create po tayo ng mas magandang illustration. Halimbawa, nagdi-discuss po tayo, nagtuturo po tayo sa ating mga estudyante or ka-meeting. Mas interactive po yung ating pagdi-discuss. Paggagamit po tayo ng whiteboard. Okay. So, the last one tool is laser tool. So, ang gamit po ng laser para po itong pointer na pag itinuro po natin dito sa mga object po na nandito. Ayan. So, nagkakaroon po siya ng parang effects po. Ayan. Parang nag-fade po yung kanyang effects. So, mas madali pong makita ng mga participants po natin yung ating itinuturo at ating ipinupoint out pag gagamit po tayo ng laser. Ayan. Okay. So, ito po yung mga iba't ibang tools po ng ating Jamboard. Okay. So, ayan. So, okay. So, next naman po, dun po sa may bandang taas, ayan, kung papasin nyo po, meron po ditong undo, meron pong redo, ayan, alam nyo na po yan. And then, meron din po dito yung zoom. Gusto po natin i-zoom na mas malaki, ayan, or mas maliit, ayan, or fit sa ating screen, ayan. And then, sa may background naman po, pag kinlik po natin yan, gusto po natin palitan po itong background ng ating workplace din pong ating whiteboard. Click po natin yan. So, ngayon po, ang nakaselect po is yung none. Kulay white lang po siya. Pag kinlik po natin itong dots, ayan. So, napapansin niyo po, mayroong konting dots po dito sa kanyang background.
pwede rin po yung, ayan, yung mga lines, no? Parang naging papel na po siya. And then, meron pong parang square, no? Ayan. So, itong square po, maganda po ito sa mga math subjects po. Ayan. And then, ayan, mas marami po po. Okay? So, nasa sa inyo na po yan kung ano po yung gusto nyong gamitin as background. Okay. Next is yung ating clear frame. So, pag kinilit ko po ito, maki-clear po yung ating frame, yung ating board, no? Mawawala po lahat ng nilagay natin dyan, sinulat natin dyan. Okay? Ayan, ibalik ko lang po. Okay. Next, dito po sa may upper side natin, upper part natin, ito po yung tinatawag na expand frame bar, no? So, pag kinlik po natin ito, ayan, pupunta po siya sa frame number 2. And then, pag kinlik po natin uli ito, pupunta siya sa frame number 3. So, sa ngayon po, wala pa po tayong nilalagay na laman dito sa frame number 3, frame number 2. So, frame number 1 pa lang po yung ating ginagawan. So, para po itong parang slide, no? Na pwede po tayo mag-create ng iba't ibang frame dito po sa ating whiteboard. Okay, so halimbawa po, ito po yung discussion niyo at hindi po nagkasya yung inyong gustong i-illustrate po dito sa ating whiteboard, pwede po tayong gumamit ng another frame. Ayan. Okay? So next, dito naman po sa may bandang taas, may nakikita po tayo dito na more options. Pag-click po natin yan, pwede po natin i-rename yung ating jump board, yung title po ng ating jump. So, pag-click po natin yan, ito po, ang title jump po siya. Pwede po natin po i-rename. Ayan, so, halimbawa po. Ayan. Okay. Ayan, so, na-rename na po yung ating title ng ating jump board. Okay, so, kung gusto po natin i-rename to, click lang po natin yan, and then, pwede po na nating i-rename yan. Jumpboard, tutor, yan. Ayan. So, okay. Alright. So, next, more actions tayo. Itong ginawa po natin na board po dito sa ating jumpboard, pwede po natin itong i-download as PDF. Pwede rin naman po natin itong i-save as image. And of course, pwede po natin itong i-remove. Okay? And then, pwede po na tayong mag-make a copy nitong ating jumpboard na ito. Okay, so yun po yung dito sa ating more actions. Okay, next. Ito naman po yung share button natin. So, sa ngayon po, naka-private po ito. Ako lang po yung pwedeng mag-access or makakita nitong ginagawa ko na jumpboard. Pero, pwede po natin itong i-share sa mga participants po natin or ka-meeting natin or estudyante natin. Pwede po natin i-share ito sa Google Meet, sa Messenger, and sa Facebook, sa email. Okay, so yun po yung ating tutorial kung paano po gagamitin yung Jamboard. Ayan. At this moment, dahil naka-share po itong tab natin na ito sa ating Google Meet, ayan, nakikita po ito ng ating mga participants. Halimbawa po, may mga participants na po tayo dito sa ating meeting, sa ating Google Meet. Nakikita na po nila lahat itong ating pinipresent or sinishare na screen na Jamboard. Okay? So, pag gusto na po nating i-stop itong ating presentation or itong ating sharing sa ating Jamboard, click lang po natin itong stop. Ayan. And then, kung babalik po tayo dito sa ating Google Meet, ayan. So, nakistop na po yung ating sharing. Okay, so balik po tayo dun sa ating Jamboard. Ayan. So, kung napapansin nyo po, wala na po itong save button kasi automatic na po na nasisave itong ating ginawang layout dito sa ating Jamboard. So, kahit maklose po natin itong ating tab dito, automatic na po na nakasave yun. So, pag i-open po natin uli yung Jamboard, ayan, click lang natin yung jamboard.google.com. Ayan, madidetect po ni Jamboard yung inyong account. Ayan, and then kung ano yung huling or yung mga Jamboard na ginawa nyo sa inyong account. So, ito po yung ginawa natin kanina. Ayan. So, pwede po tayong mag-open uli ng, or mag-create ng bagong jam or pwede naman po natin i-edit itong ginawa natin ng Jamboard. Okay? Okay, so yan po yung ating short tutorial kung paano po gagamit ng whiteboard sa Google Meet. Ayan, so muli, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-update ka kung meron tayong mga bagong video tulad po nito. At huwag niyo rin pong kakalimutan i-like itong ating video. So muli, maraming salamat po sa pakikinig at see you po sa mga susunod nating tutorials.